No, tapos na natin alamin yung paano mag-measure. Dito naman tayo sa paano mag-troubleshoot. So, ang karaniwang gamit ng resistance sa pag-troubleshoot is yung continuity checking. So, paano ba chine-check yung continuity gamit yung resistance? So, una sa lahat is i-set natin yung resistor sa resistance. Okay, so kita nyo, yun yung symbol ng resistance. Set natin dito. So, okay lang kahit saan dyan yung set natin as long as na resistance yung setting natin. So, ma-check pa rin natin yung continuity niya. Okay, meron tayong wire dito. Meron siyang pula, itim at saka puti. Nang sa pag-test ng continuity is kailangan natin walang power yung minimeasure natin. Okay. Dahil pag meron siyang power is masisira yung tester natin or ma-accidente tayo. So, sa pag-test ng wire is ilagay lang yung dalawang probes sa magkabilang dulo ng wire na tinitest natin. So, halimbawa, itong puti. Now, yung test probe is ilagay natin sa dulo. Pwede yung pula or itim, walang polarity yan. Okay. Now, connect natin itong itim. Now, sa dulo niya is yung pula. Okay. Puti din. Pero nga, puti yung animation natin. Okay. Ayan. May tunog siya. Meaning meron siyang connection. Yung puti. Now, dito naman tayo sa itim. Yan. Okay. Focus siya. Itim. Yan. Sa dulo niya is itim din. Yan. Kita niyo. So, meron siyang tunog. Okay siya. Nasa pula tayo. Ito yung pula. Okay, wala siyang reading. Dahil nga putol yung pula. Pinutol ko. Yun yung mangyayari sa pag walang reading. Ah, hindi siya tutunog. So, indication yun, nagputol yung connection natin. Now, dito tayo sa pagbasa sa current at saka voltage. Meron tayong tinatawag na major deviation at saka minor deviation. So, sa range is meron siyang 10, 50 to 50. So, kung makita nyo dito sa scale is meron siyang 10, 50 to 50. Meron din dito sa range. So, yung pagbasa natin dito sa scale is nakadepende sa settings natin dito sa range. Halimbawa, kung ang settings natin dito is 10, sa 10 tayo babasa. Dito sa baba. Okay, now, kung 50 naman is dito sa gitna. Yan, kung nakikita nyo. Okay, yung 250 is dito. Now, meron tayong major deviation. So, lahat ng visible dyan is major deviation yan. Now, yung minor deviation naman is wala siyang magigitang value dito nakalagay. Pero, yung mga guhit na maliliit dyan. Pero, meron siyang mga value talaga pero hindi lang nakasulat yung anong value siya. Okay, so halimbawa yung setting natin is nasa 10. So ngayon babasa ka dito sa 10. Na kung yung setting naman natin is sa 50. So sa 50 ka din babasa dito sa gitna. Now, halimbawa yung reading natin is nandito. Then, nakaset tayo sa 50. Dito yung pointer. Halimbawa,
So, ang reading natin, final value natin is 30 volts. So, sa pag-rate pala ng current at saka voltage is, kung anong value natin dito sa scale is, yun na yung final value natin. So, kung dito siya nakalagay, so 30, so 30 volts, yung final value natin. Now, halimbawa dito yung point natin dito sa yun. So wala siyang indicate na value. So paano natin mabasa yan? Okay, ang gagawin lang natin is tingnan natin dito sa settings natin kung saan nakaset. Halimbawa dito sa 50, so tingnan natin kung anong value dito sa anong value ng minor deviation dito sa 50. So 50 is meron siyang 1. So 1 yung bawat minor deviation niya. Okay, balik tayo dito. Diba dito yung reading natin? So ang gagawin mo lang is dahil dito yung reading natin, tingnan natin yung pinaka malapit na major deviation. So 30, diba? 15 tayo sitting, so dito sa gitna babasa. So 30 ang kanyang pinakamalapit. So pagbasa pala sa current voltage is left to right. So dito tayo magkumpisa, then dito tayo babasa. Okay, papunta dito sa right. So kung 30 yan, so bawat gradual point niya is 1. So 30 plus 1, 31 plus 1, dito plus 1, 33 plus 1 is 34. So 34 volts yung value dito. Kung dito yung pointer nakatutok at nakaset sa 50. Okay, so i-continue natin pagbasa sa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yan, so 40, di ba? So ito is 34, so 34 volts yung final value natin. Dito nakalagay. Halimbawa, dito nakalagay sa dito. Okay, then nakaset natin sa 250. So ngayon is dito tayo magbasa sa taas dahil 250 yung settings natin. Okay, dito, so tingnan natin kung ano ang pinakamalapit na major deviation. Okay, 100, 100 yung pinakamalapit. Now dito tayo mag-umpisa sa 100 dahil dito naman yung pointer natin, diba? Dito tayo mag-umpisa. Okay, ang value sa 250 bawat minor deviation is 5. So 100 plus 5, 105 plus 5, 10, 110 plus 5, 115 plus 5, 120 plus 5, 125. So 125 ang value nito. Okay, so ganun lang pagbasa dito sa current at saka voltage. Now halimbawa is meron pa kung isang halimbawa dito nakaset sa 1000. Na wala namang nakalagay dito na 1000, di ba? So ang gagawin lang natin is move lang natin tong decimal dito para maging 1000 dito sa 10. So kung move para maging 1000 to is move natin to right yung decimal natin ng dalawang beses. 1 2. Okay, magiging 1000 'yan. Dahil na-move natin ito ng dalawang beses sa right is move din natin to major division sa right ng dalawa. So 1, 2, so magiging 200 yan. Ito din is dalawa, magiging 20. Now dito sa 10 is magiging 1,000 to 800, 600, 400, 200. Now halimbawa nandito yung reading natin, nakaset tayo sa 1,000. So anong reading ito? Sa baba tayo titingin. Dahil nga
mag-move tayo ng dalawang decimal, so magiging 400 ang reading to. So meron tayong 400 volts. Okay. Now, kung dito naman nakalagay, ang gagawin mo lang is mag-umpisa pareha lang doon sa sinabi ko dito sa pinakamalapit na major division. So 200 yan dahil nag-add tayo ng 2.0, 200. So bawat gradual niya is 20, so 200, 220, 240, 260, 280, tsaka 300. So 300 volts ang final value natin. So parehas lang din dito sa 2.5 is move lang yung decimal. So kung dito sa 2.5 is dalawa sa left para maging 2.5, so magiging 0.5 itong major division at magiging 0.05 itong minor division natin. So ganun lang.